si Armand. Mahal kita, Etherden. Pero teka, may third party pala sa love story nila Armand at Etherden. Si Chonami. Ayun guys, so nandito na ako ngayon at 7:15 na ng umaga. Ayan. Meron palang nag-shoot kahapon, natuloy. Wait lang. Natuloy yung shoot kahapon, sana pang apat ko na ngayon. Sayang. Tapos after nito, yung mga bill naman yung aasikasuhin ko. So, accounting clerk naman yung peg to pay after na tong mga nag-shoot ngayon. So, yan. At, nakakahingal. At ito, ang dami kong calories. So, kapahit ako sa inyong itsura kasi naging debut siya na sobrang gulo na akala mo din na kana na maraming bagyo. Ayan. At syempre, yung tubig wala pa rin. As always. Diba? So, pakita ko sa inyo mag-around ako. Ayan guys. So, magmula dito sa pinto. Ayan, nandito ako sa pinto. Ito yung mga ginawa ko. Ayan, hindi siya na nag-allow. So, it means meron ditong nag-shoot. And then, pagdating mo dito, yan, nag-iba yung itsura. Ito yung dito nun eh. Nandoon yung isa niyan eh. Tapos ito, hindi siya nakausog dyan. And yung electric pan, yan, nandiyan siya. Then, yun. Tsaka yan, takasaksak ko lang. And, ayan, nabiglang nandito dito yung extension at itong doorbell. And syempre ito, nakaayos to nun eh. Check ko yung zipper. Ayun ako. Tapos check. And ito, anyari dinaanan ng bagyo. Tapos ito, parang piling ko merong nag-session dito eh. Ayan. Then, ito. So, yun. Hindi rin pala ako, hindi ako nakapag-makeup ngayon. Ito lang. Yung Idol, ang number 3. Magic lipstick. And, ayan. As always, mag-shoot ulit yung GMA dito. So, sana sayang talaga. Sana pang-apat ko na to. Kasi kahit makalimang pasok lang ako, okay na ako eh. Bawi ko na yung, tsaka para makapagbigay ako kay na mama. At ito, biglang nagka, ay nako. At yung aming front desk. Nagulo. Yan. So, nakapag-ibot na ako at yung soft dish. Soft dish namin dito. Ay, soft dish. O, tama. Beauty dish. Soft dish. Yung beauty dish. Nandoon. So, hindi siya dyan. Nandoon yun. Yung ginawa ko yan. So, ayun. Sayang. At, ayusin ko na muna to. Mamaya na lang sa behind the scene. So, ito yung mga gagawin ko ngayon. And after nyan, uuwi na ako. Yan. So, malinis. Ayun, guys. So, cancel yung shoot ngayon. So, naghintay lang ako sa wala. So, tapusin ko lang tong ginagawa ko. And, ayun, uuwi na ako. Kaya, ayun, hindi natuloy. At, ang gamit kong lipstick, ayan, yung magic lipstick ng Ido, number 3. At ang kulay niya dito sa dito mismo sa monitor, kulay pink. So yeah, pero pag unang pahid yan, kulay red siya.
So yun, at ayusin ko na to. Ayun guys, so 23 minutes and 37 seconds na lang yung natitirang space dito sa akin cellphone, at maaga ko siyang i-end dahil yun lang din yung mga ganap kanina, dahil nga eh hindi natuloy yung nagpabook sa amin dahil nga may something na nangyari. So mababalitaan nyo yun sa TV kung ano man yun. At as you can see, ayan yung aking mga background, tsaka tong minions, magpapalit na ako, at itong aking bed sheet dahil hindi ko matake yung ganitong magulo, kasi minsan kaya hindi ko rin magalaw-galaw to dahil yung kapatid ko meron siyang gamit na hindi dapat galawin. So kami kasi kanya-kanya kaming gamit, bawal galawin kapag hindi sayo. So yun, if ever na gusto mong galawin, kailangan mo munang magpaalam. So dahil nasa Laguna siya, itetext ko na lang siya na sabihin ko pinalitan ko na yung bedsheet niya. So yun, at ayun lang. Ah, nakita ko nga pala kanina, kahit paano naman eh meron din nakaka bisita ng akin channel, at maraming salamat sa inyo at hindi kayo nagsasawa na dumaan at panoorin pansamantala yung aking vlog. At ayun, may mga days na boring, may mga days na ang saya. So siguro ano eh, marami pa ako hindi na-upload na vlogs, pero mapapanood nyo dyan yung nagkakaharutan kami ng mga model, ganun. So yun, at if ever na malaman na ni na sir na nagpa-vlog ako, baka every time na nagshoot sila, pwede akong mag-vlog ng behind the scene na. So legal na siya, kasi ang alam nila, binibideohan ko, oo, pinipicturan ko, oo, that day, tapos sinabihan din ako ni sir na sayang din naman yung camera ko kung hindi ko gagamitin. Kaya sa next shoot, kung mahaba-haba yung time nila, ano, tuturuan nila ako sa shoot, then magiging isa rin ako sa mga potog. Pero syempre ako yung ano nila, yung tinitrain. So para ako naging OJT ulit, diba? Kung dati ang OJT ko opisina, ngayon ito naman photography. So yun, thankful ako kay sir kasi gusto niyang ma-improve yung skills na meron ako, and willing siya na tulungan ako. At kung iisipin nyo, syempre sila nagbabayad yun. Yung una tinanggihan ko, ayoko, kasi nga nagbabayad sila ng time and yung mismong location, binabayaran nila yun. Tapos sabi niya, hindi, okay lang, kasi sayang naman yung camera mo kung hindi mo kayang gamitin, or ano, hindi pa ako ganun kahusay. So yung isa naman na kaibigan niya, tinrain niya rin yun. So ayun, potog na rin siya, nagsashoot na rin siya sa kung saan saan. And ngayon ako naman yung ititrain nila. So super thankful ako kay sir na ano, bibigyan niya ako ng chance na maging part nun at maging potog ng mga model na yun. So yung mga model na kasama ko, pwedeng yung iba sa kanila maging ano, maging model ulit that day at mapicturean ko. So 'di ba? Tapos instant bonus na lang if ever na merong artista akong ma-shoot. So 'yun yung first time kong mag-shoot sa studio, dahil karamihan ng shoot ko, yung sa mga pinsan ko lang yung ginagawa kong praktisan, yung mga birthday ng mga bata dito, yung mga inaanak ni daddy, yung mga hapon na nag-birthday dito, yung mga Japanese na bata, yun yung mga shinut ko dati na for free, kasi nga yun na rin yung para pinaka-gift ko dun sa mga bata, yung video and yung picture, magbala umpisa hanggang matapos yung birthday. So ngayon, alam din ni sir na nung tinignan ko yung mga picture na ginawa ko, eh marami akong mga mali at konti lang yung mga nagustuhan ko. So nung nalaman ni sir yun, gusto niya akong i-train para nga naman soon maging professional na rin ako katulad nila. So hinahangaan ko lahat ng mga professional na photographer na willing silang tulungan ako in a way na kung saan nila ako matutulungan. Tapos thankful dahil
yung pagtitrain kasi ang mahal nun. Sa one day, magkano na agad inaabot nun? So what if kung nag-enroll pa ako, 'di ba, 60k na 'yun mahigit kada sem. And iba pa yung pagka nag-upa ka ng studio, 15k. So I'm not sure if for good for 1 week or 1 day lang siya. So ang daming gastos kapag photography yung yung kurso mo. So ako hindi ko siya kurso pero hilig ko siya, at dahil nga addict na addict ako sa picture, GGSS ako sa sarili ko. Ayun. Andito ako ngayon sa lugar na to, at sobrang pasasalamat ko sa lahat ng photographer na professional na yung kumbaga kusang loob na nagpresenta sa akin na i-improve ako, na itama ako. Sobrang thank you po. At lahat ng tinuturo niyo sa akin, nililista ko at ina-apply ko dito sa bahay, sa mga pinsan ko, sa lahat ng mga bata na gusto kong pag-practicean, na willing din sila mag-pose sa harap ng camera. So yun, muli, marami po salamat sa lahat ng mga nakakausap kong photographer at tinuturoan ako sa mga settings na dapat kong gamitin, and ini-improve yung mga ginagawa ko. At ayun, hanggang dito na lang, at sana nag-enjoy kayo kahit na medyo bitin. So yun, hanggang dito na lang, bye! Ayun guys, so ang saya, bali, oo, na-end ko na yung vlog kanina, and Wednesday pala ngayon, at yung shoot namin nung nakaraan pa, ay pinalabas na ngayon. So, yung nai-record namin, pero syempre konti lang, kasi baka makapirate ako dun sa sounds na ginamit. So, i-insert ko dito yung naisama nga ako sa shooting. So, napaka-thankful and excited ako mula pa noon na mapanood nga. At ayun, eto na siya. Nakita rin naman ni na mama, ni na daddy. So, nai-record din nila. So, yung buong video or yung kabuuan, eh hindi ko ilalagay dito kasi yun nga, baka makapirate ako dahil may mga sounds na ginamit. And ang mailalagay ko lang dito ay yung koonti lang na nai-record ko na kung saan ay kasama ako. So yun, at sana eto na yung umpisa ng paglabas-labas ko sa mga TV, diba? So ayun nga, every opportunity na darating, igagrab ko siya kasi sayang naman if palalampasin ko, katulad nga nung sinabi ko sa post ko. Nung bata ako, marami akong tinanggihan na offer, yun nga, katulad niyan sa paglabas-labas niya sa TV na yan. At ngayon, kada may darating, igagrab ko siya kasi alam ko naman na din sa sarili ko na nagawa ko naman siyang humarap nga sa camera. Excuse. At meron na rin akong confident na magsalita sa harap ng mga director, yung mga kusino man yung mga nasa likod ng camera, and kaya ko rin naman pala sundin lahat ng mga task nila kasi syempre, 'di ba? Sa likod ng camera, maraming mga nagsasabi or nag-uutos ng mga gagawin mo, itong script mo, ganun. So, dahil yung ganap ko eh hindi naman ganun ka big deal and hindi naman siya ganun karaming spill. So, yun. Yung kanta eh hindi rin na i-record dahil actions lang yung nangyari. So, okay na rin yun, pero darating din yung time na madidinig yun na rin yung boses ko. It's either kontrabida, bida, and malay mo, di ba, kumanta. Pero pagdating talaga sa saya, wala talaga akong kapag-asa doon. So yun, hinabol ko lang at sana mapanood nyo. At i-insert ko siya after nito yung sinasabi ko. So yun, sana nag-enjoy kayo. At thankful dahil kahit papano eh, nagkakaroon na ng buhay ang aking pagbablog. So muli, maraming salamat sa mga nanonood. At huwag kayong magsawa na subaybayan ang aking diary. At ayun, salamat!